medyo mainit at may electric fan, kaya medyo malakas guys yung electric fan. So pag pasensyahan nyo na, at very important today ang topic natin, kasi ang nagiging biktima nito is mga millennials, nagiging biktima nito is yung mga kabataan na I think parang hindi pa matured yung kanilang isip. Hindi pa nila naiisip yung pwedeng maging resulta after that decision, matapos nilang mapag-desisyonan. Kasi pag mga matured ng tao, bago mag-desisyon yan, tinitingnan muna nila yung pwedeng maging possible result in their decision. Okay? So guys, 1 sex scandal can change your life. Okay? Kaya mga kabataan, mga millennials, please lang, ingatan po natin ang ating sarili. I-preserve natin ang ating sarili para sa taong mamahalin natin ng pangwalang hanggan. Kasi isang pagkakamali mo, isang pagsubok mo lang, or pag-testing mo lang, it will put your life miserable. Okay, gagawing miserable nito ang buhay mo, gagawing hindi ka tanggap-tanggap sa community. At isa nga doon sa nabalitaan ko doon sa TV Patrol yata yun. I don't know, pero yung si Micaela, I don't know yung kanyang last name. Nagkaroon siya ng sex scandal. Ayun, nagpakamatay. So, hindi nakayanan ng kanyang emotional. Kaya, please, nakikiusap ako na i-preserve natin ang ating sarili, preserve natin ang ating pagkatao para sa mga taong mamahalin natin. Okay? So guys, if you like this video, please thumbs up. At you can share this video also sa mga taong alam mo na may gantong pinagdadaanan. Ngayon, paano kung nakagawa ka na? Paano kung may sex scandal ka nang lumabas? So number one is, ang una mo dapat tanggapin is you cannot change